Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang sa 5. 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang sa 5. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang konteksto nito ay ipag-pray po natin ang mga nanunungkulan sa gobyerno na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan or pagkakilala ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. May the Lord bless the proclamation of His Word this afternoon. Kung meron po tayong backer sa isang sangay ng gobyerno na tutulong sa atin, sa ating mga kailangan, it gives us a little sense of pride, depraved heart, meron ang tao. So kung merong backer tayo sa pulis, merong backer sa BIR, merong backer sa anumang ahensya ng ating gobyerno, parang nagbibigay sa atin ng angas kung tayo ay pupunta sa mga ahensyang iyon at tiyak na merong tutulong sa atin upang matupad ang ating pakay. So meron tayong tagapamagitan. That gives us a sense of pride, whether we admit it or not. Now, the Bible tells us, if we have to boast, we have to boast in the Lord. And this is the glory of the gospel. This is the glory of the gospel. We have a mediator. We have a backer. Sa ating paglapit sa Panginoon, hindi tayo katanggap-tanggap, pero meron pong tagapamagitan. Merong mediator. And I believe that this is really the beauty and the glory of the gospel. For there is one God. At itong Diyos na ito ay banal, 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 banal. And there is one mediator between God and men. Men, makasalanan, makasalanan, makasalanan. Kinakailangan ang tagapamagitan ay parehong katanggap-tanggap ng sa tao at katanggap-tanggap sa Diyos. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Meron siyang qualification and credibility na mamagitan sapagkat siya ay naging tao. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay nagutom, siya ay napagod, siya ay inantok, siya ay nauhaw, mga kapatid, mga kaibigan. And in all manners, tinukso din siya na katulad natin, pero hindi siya nahulog sa kasalanan. At ang ating Diyos ay banal. At kinakailangan ang lumapit sa Kanya in behalf of people, of sinners, ay banal din. He must speak to God on equal terms, and that makes Jesus Christ really qualified. At walang nakakakita sa kaluwalhatian ng pamaraan ng biyaya na hindi malinaw at espiritual na nakakakita sa kalikasan ng pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos at tao ay likas na magkahiwalay. That's the truth. For all have sinned and fall short of the glory of God. Your sin has separated you from your God. Ang tao at ang Diyos ay likas na magkahiwalay. At bilang patunay, ang puso at isipan ng tao ay pagkapuot laban sa Diyos. Romans chapter 8 verse 7. Likas na magkahiwalay. Hindi rin sila maaring magkasundo o magkaisa, kundi sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Ang dahilan ng paghihiwalay na ito ay ang kasalanan. Yun po ang malinaw na sinasaad ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Diyos sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay patungkol sa mediatorship ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray.
Salamat o Diyos dahil ang inyong salita ay makapangyarihan, mabisa, mas matalas pa kaysa espada na dalawa ang talim. At sa communion meditation namin ngayon, naway huwag naming kalimutan na ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo ay kabilang ng kanyang mediatorial work. Siya ang nabagitan in behalf of sinners. Siya ang gumawa something na hindi namin magagawa. That was Christ's intercession, Christ's atonement for our sins. Naway makita namin ito ng lantad at maligtas ang mga wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po ang naghihiwalay or ang dahilan ng paghihiwalay ng tao at ng Diyos? Wala na pong iba kundi ang kasalanan. Ang kasalanan ng tao ay ang pagre-rebuild laban sa makatarungang autoridad ng ating Diyos. This is the picture. Our God as our Creator ay meron po siyang claim sa bawat isa sa atin. Bilang ating tagapaglikha, meron siyang karapatan sa tao na kaniyang nilikha. Meron siyang karapatan na magbigay ng batas at nagbigay nga ang Panginoon ng batas. Merong karapatan ng Diyos na siya ay sambahin. Psalm chapter 100 verse 2. Dahil siya ang ating Diyos, siya ang ating tagapaglikha, at tayo ay kanyang mga nilikha, merong karapatan ang Diyos na bigyan natin siya ng papuri at pasasalamat at pagsamba. And unfortunately, hindi ito ginagawa ng mga tao. Psalm chapter 100 verse 2. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. So hindi ito basta-bastang paglilingkod lang, mga kapatid, mga kaibigan. Ito ay paglilingkod na may kagalakan. Hindi paglilingkod ng sapilitan, kundi paglilingkod ng may kagalakan. Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. At tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Now, sa kadahilanan ng ating Diyos bilang ating tagapaglikha na karapat dapat sa ating paglilingkod at pagsamba. At ang katotohanan na ang tao ay ayaw kumilala sa autoridad ng ating Diyos. That is already enough to prove na tayo ay makasalanan at tayo ay merong native na pagkapuot laban sa Diyos. At ang kasalanan ng tao ay nakaugat ng malalim, malupit at matinding pagkapuot laban sa Diyos. And here comes the most quoted verse in this pulpit, Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop ng kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ang kasalanan ng tao ay moral na karumihan. At ang bunga nito ay hindi siya maaring tanggapin sa presensya ng Diyos. So nakita natin ang unang punto ng ating pagbubulay-bulay. Hindi tayo maaring tanggapin sa presensya ng Diyos. Meron pong hadlang likas na magkahiwalay ang tao at ang Diyos. Ang makasalanang tao ay naglalayon ng walang iba kundi ang mapabagsak at mapatalsik ang banal na Diyos mula sa kaniyang trono. God doesn't want a man doesn't want God to rule over him. Inarticulate iyon ng mga Hudyo nung sinabi nila kay Pilate, "We do not want this man to rule over us. We only have one king and that is Caesar." And ang ginawa ng mga Hudyo ay representation lamang sa pulso ng lahat ng mga tao dito sa mundo na wala kay Kristo. Pinapatalsik nila ang Diyos mula sa kaniyang trono. And that is why mga songs na mga poems like, "I am the captain of my soul, I am the master of my destiny," ay nagsisipagsulputan. The greatest love of all,
Akalain natin the greatest love of all is learning to love the Lord. Loving the Lord our God is the greatest love of all. No, according to Whitney Houston, learning to love yourself is the greatest love of all. Nakuha po natin, pinapatalsik ng tao ang Diyos mula sa kanyang trono at ang tao ang gustong umupo sa trono ng Diyos. And I tell you, my dear friends, kung ang makasalanan ay meron lang kapangyarihan, kung meron lang kapangyarihan ang tao, palalayasin niya ang Diyos mula sa mundo ng kanyang, na kanyang nilikha. Sisipain niya ang Diyos. Kung meron lang kapangyarihan ang tao, he doesn't want God to be around. Ang Diyos ang lumikha sa mga bagay na ito. Nais niyang palayasin at patalsikin ang tao kung magagawa lang sana ng tao, kaso hindi niya magagawa. Sapagkat sabi ni David, "Where can I flee from your presence?" Kahit saan magtago si David, ang Diyos ay nandun. Kaibigan, kahit ikaw ay magtago ng magtago mula sa presensya ng Diyos, kahit itanggi mo na ang Diyos ay kasama mo, that doesn't change the fact na kahit sa kinalalagyan mo ngayon, ang Diyos ay kasama mo. Nagmamasid sa'yo. Nakaupo siya sa kanyang trono. You do not want to acknowledge Him, but He is there with you. Kung meron lang kapangyarihan ang tao, ipagkait niya sa Diyos ang kanyang pag-iral at pagka-Diyos. Ang katangian ng tao ay ang katangian ng kaaway ng Diyos. Siya ay sarado kandadong kaaway ng Diyos. That's the condition of the heart of man. At ang kanyang pagkapuot ay napakalalim at kakilakilabot, mga kapatid, mga kaibigan. At walang ibang makakapagpasuko sa tao, sa Diyos, kundi ang banal na kapangyarihan ng Diyos lamang at impluensya ng banal na Espiritu. That's the condition of man. Now, that leads us to the second point. Paanong ang isang karumal-dumal na nilalang, na wala nang ibang hinahangad kundi ang mapabagsak at mapatalsik ang Diyos mula sa kanyang trono. Paano ang isang karumal-dumal na nilalang na tulad mo at tulad ko, na nasa gayong kakilakilabot na kalagayan, ay makakapasok sa presensya ng banal, banal, banal na Diyos? How? That's the question. Ang presensya ng Diyos. And how do we describe the presence of God, mga kapatid, mga kaibigan? Ano ang presensya ng ating Panginoon? Minsan, pag pumasok tayo sa isang napakagandang kwarto, napakalinis, tayo, by instinct, lalo lang mga Pilipino, hinuhubad natin ang ating sapatos. Dahil ayaw nating mag-cause na maging marumi ang kanilang sahig, ang kintab-kintab. Maari ng magsilbing salamin sa atin. Now, ang presensya ng Diyos ay mas higit pa dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Hinihingi ng presensya ng Diyos na ang kanyang katarungan at karapatan ng kanyang banal na kalikasan ay mapanatili. Ayaw ng Panginoon na merong kasalanan na makakadungis sa kanyang presensya. Habakuk chapter 1 verse 13, God's eyes are too pure to behold evil. At ang mga kasalanan ng makasalanan ay maparusahan. If a sinner will be in the presence of God, justice and righteousness of God demand that the sin of that person will be punished and that person will be judged. Ano pa? Ang presensya ng ating Panginoon. Ang presensya ng ating Diyos na ang kabanalan ay tulad ng isang nagniningas at kumikinang na apoy. Iyon ang nakita ni Prophet Isaiah. At hindi nagbibigay pahintulot na ang anumang marumi ay lumapit sa kanya. That is the presence of God. Kung tayo, sinasarado natin ang ating bahay dahil ayaw nating makapasok ang langaw at lamok, gaano na lang ang presensya ng ating Panginoon, kapatid, kaibigan? At gaano ka na lang kadisqualified na makapasok sa presensya ng Diyos? Ang presensya ng Diyos
na ang katotohanan ay hindi nagbabago gaya ng kanyang trono. Ibig sabihin, uncompromising ang presensya ng ating Diyos. At ang presensya ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa o hindi magpapasinungaling sa kaniyang mga pagbabanta. Because God threatens judgment sa mga nagkasala. Ang presensya po ng ating Panginoon na ang kapangyarihan ay nagpapanginig, nagpapayanig sa buong lupa at nagpapayukod kahit ng mga bundok. That's the description of the presence of God. Remember, noong binigay ni Moses ang kaniyang batas doon sa bundok ng Sinai, nakita nila ang kakilakilabot na presensya ng Diyos. And that leads us to our question. Paanong ang gayong banal na Diyos at ang gayong karumal-dumal na nilalang ay magkikita, magyayakapan, magsasalubong at magmamahalan? Isn't that a problem? That is really a puzzle. Paano? The one party hates God and he wants God to be impeached from his throne. And the other party hates sin. At hindi niya ipahintulot na ang kasalanan ay makakapasok sa kanyang presensya. That is really a problem. And that is the glory of the gospel na pinaliwanag natin sa introduction. That is the glory of the gospel. That is the beauty of the gospel. Merong tagapamagitan ang anak ng Diyos. Papaanong ang banal na Diyos at ang karumal-dumal na nilalang ay magyayakapan, magmamahalan, mag-iibigan sa pamamagitan lamang ng isang tagapamagitan. Isa na makapagpapatong ng kaniyang kamay sa dalawang partido. The hand of the sinner and the hand of God ay ipagsalubong ng tagapamagitan na yan. Remember, di ba, reconciliation? O sige, bati na kayong dalawa. O, yun. Shake hands. Hindi yan magagawa ng isang taong hindi qualified bilang tagapamagitan. And Jesus Christ is the only qualified mediator between God and men. Kaya, anumang ini-insist ng iba na meron pang ibang tagapamagitan, wala na po. It's only the Lord Jesus Christ. Dapat ang tagapamagitan ay isa na maaaring lumapit at makitungo sa Diyos para sa tao. Na ang dignidad, kaluwalhatian at kamahalan ay iyong hindi magiging kahihiyan sa ating Diyos. Natanggapin siya sa kaniyang konseho at makipagkasundo sa kanya para sa pagtubos ng tao. That's the first qualification. Ang tagapamagitan ay dapat isa na may kakayahang manaig at makipagkasundo sa mga tao. Dapat merong kapangyarihan ang tagapamagitan upang masupil ang matigas na kalooban ng tao. And that is what Jesus Christ did with Zacchaeus. Isang taong sakim sa pakinabang at mandaraya. Nilupig ng ating Panginoon ang kaniyang kalooban. Sinupil ng Panginoon ang kalooban ni Zacchaeus. And even si Matthew, sa kalagitnaan ng kaniyang pangungulekta ng buwis. And then napadaan lang ang ating Panginoong Jesus. And then sinabi niya kay Levi, "Follow me." Sumunod ka sa akin. Iniwan ni Matthew ang kaniyang tax collection booth. At sumunod siya sa ating Panginoon. That is the mediator that we need. And only Jesus Christ is that mediator. Ang tagapamagitan ay may kapangyarihan dapat upang linisin ang maruming kalikasan at upang ang rebelde ay gawing mapagpakumbaba na nagsusumamo sa banal na trono. Nang isang tax collector ay dadagukan niya ang kanyang dibdib at magsabing, "Have mercy upon me, O God, the sinner." Ano pa? Anong qualification ng tagapamagitan? Kailangang maging handa siya na gawin ang dakila at mahirap na gawain ito. Merong kinakailangang gawin ng tagapamagitan?
At gawin ito kahit na magdulot pa ito ng matinding pagpapagal at pagdurusa. And that was what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Because God's justice or God's law demands perfect obedience. And God's justice demands perfect payment. At ginawa ni Kristo yon doon sa cross ng Kalbaryo. At dapat din ng tagapamagitan na yon ay maging katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Na ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay dapat sumang-ayon sa Kanya at masiyahan sa Kanya. Diba ito ang language ng Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At sinabi ng ating Panginoon sa tatlong disciple, Peter, James, and John, doon sa Mount of Transfiguration, this is my Son, listen to Him. So sumang-ayon sa Kanya ang Kanyang Ama at nasiyahan ang Ama sa Kanyang anak. At ang tao ay dapat yumakap sa Kanyang pagtatalaga at katungkulan at trabaho. At ang mga makasalanan na naunawaan nila ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan, at kung naunawaan nila kung sino ang ating Panginoong Hesukristo, ay handa silang tumawag sa pangalan ng ating Panginoon, sapagkat sila ay nanampalataya na si Kristo lamang ang tanging Diyos at tagapagligtas. Ano pa? Ang tagapamagitan na ito ay dapat niyang matugunan at matupad ang lahat ng kondisyon ng tipan ng ating Diyos. Ano ang kondisyon ng tipan ng ating Diyos? Ang pagsunod sa mga tuntunin ng batas. Ang pagdanas ng kakilakilabot na parusa sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang gawing bagong nilalang ang rebelde at mapaghimagsik na tao. And that is the condition of the new covenant. I will write my law in their heart and in their mind. I will remove their heart of stone and replace it with a heart of flesh. In other words, ang tagapamagitan na ito ay dapat Diyos. Dapat Diyos. Hindi lamang tao, kundi Diyos. Dahil kung hindi, paano siya makitungo sa Diyos? Paano siya magsagawa para sa milyon-milyong mga makasalanan? At sadyang papaano siya magsagawa ng ganitong kakilakilabot na gawain doon sa cross ng Kalbaryo kung ang tagapamagitan na ito ay hindi Diyos? Kung hindi Diyos ang tagapamagitan, siya ay walang katapusan sa ilalim ng Diyos, sapagkat mayroong walang hangganang distansya sa pagitan ng Diyos at ng Kanyang nilalang. So kung si Jesus ay hindi Diyos, the infinite distance between God and His creature ay walang hangganan. So kung hindi Diyos si Jesucristo, nandito pa rin siya sa baba, hindi pa rin niya kayang abutin ang Diyos. Hindi siya qualified na mamagitan. But because Jesus Christ is God, naabot niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ang pinakadakilang nilalang, ang distance between God at ang kanyang pinakadakilang nilalang, whoever that is, infinite pa rin ang distance. Hindi niya kayang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang tagapamagitan, dapat Diyos. Walang distance na namagitan between the mediator and God. And Jesus Christ alone is the only qualified mediator. Siya rin ay dapat na tao. Perpektong tao. Walang dungis. Walang mantsa ng kasalanan. Dahil kung hindi tao ang tagapamagitan na yon, paano niya masunod ang batas sa kanyang buhay? At paano siya magdusa ng kaparusahang ito sa kanyang kamatayan? Kaya kailangang tao ang tagapamagitan ding ito. And the good news is that Jesus Christ is both God and man. Siya ay Diyos sa kanyang kalikasan at tao sa kanyang pagpili or by choice. Siya ang God-man, Diyos, tao, sa makatuwid, tagapamagitan.
And that is the glory of the gospel. We boast in the Lord Jesus Christ because through this one mediator, meron tayong access sa presensya ng ating Diyos. Na-solve ang puzzle. Paanong ang kabanal-banalang Diyos at ang karumal-dumal na tao ay magsalubong, magyakapan, mag-iibigan sa pamamagitan ng tagapamagitan. Ngayon, ano ba ang ginawa ng tagapamagitan? Ang gawa ng tagapamagitan ay una, ilatag ang pundasyon upang pagkasunduin ang Diyos at ang tao sa makatarungan at marangal na prinsipyo. At ginawa ni Jesus ito sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, perfect obedience, kahit maging sa kamatayan. Ano pa ang ginawa ng tagapamagitan na ito, na si Jesus? Dapat niyang pagsamahin ang mga partido sa pagkakaibigan at pagkakasundo. Friendship and reconciliation. And I am thinking of 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 21. At ginawa ni Jesus ito sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo at ng Espiritu Santo. Ano pa ang ginawa ng ating Panginoon bilang tagapamagitan? Dapat niyang panatilihing magkasama ang mga partido. Hindi lang niya nireconcile, kasi meron namang nireconcile yung dalawang partido. O, bati na kayo ha. And then the following day, magkaaway na naman sila ulit. Nasaksihan ninyo yan sa tao? Pinagbati daw itong dalawa. Kunyari, shake hands sila. But after that, nag-iirapan pa rin ang mga kilay. Nangyayari po yan dito sa mundo. Now, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang niya pinagkasundo ang Diyos at ang makasalanan na iisang beses, and then pagkatapos ay meron na namang enmity between them. Pinanatili ng ating Panginoon na sila ay magkaibigan at nagmamahalan. Dapat niyang panatilihing magkasama ang mga partido sa kapayapaan at pagmamahalan. At ginawa ito ng ating Panginoong Jesus, papaano? Sa pamamagitan ng kanyang intercession. Hebrews chapter 7, verse 25 and 26. Jesus Christ always lives to make intercession for all. Patuloy ang ating Panginoon, araw-araw at gabi-gabi, patuloy siyang nagsusumamo para sa mga makasalanan na kanyang niligtas sa merito ng kanyang dugo, at nagpapadala ng banal na Espiritu upang pabanalin, turuan at gabayan ang mga tao ng Diyos. Hindi po tumitigil ang pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinitiyak ng ating Panginoon na ang friendship, ang pagkakasundo ay mananatili. That's our mediator. At yun po ang ating tinitingnan ngayon sa ating pagpartake ng Lord's Supper. Bilang tagapamagitan, gumagawa, present progressive tense, gumagawa ang ating Panginoon ng kapayapaan. Siya ang nagpapahayag ng kapayapaan at nagbibigay ng kapayapaan. Pinapanatili niya ang kapayapaan. He is the Prince of Peace. At dadalhin niya ang kaniyang mga tao sa ganap at walang hanggang kapayapaan. Dahil dito sa mundo ay nakakaranas tayo ng mga tribulations. Pero darating ang araw that we will enter Christ's joy and peace eternally. Siya ay nakatayo sa pagitan ng Diyos at tao bilang tagapamagitan, maging sa mga oras na ito. At bilang tagapagtanggol, the language of the Apostle John is advocate, tagapagtanggol. Isang gawain yang ng tagapamagitan. Tumatayo si Kristo, namamagitan at nagtatanggol sa lahat ng kanyang mga tao. Siya ang tanging tulay sa paglapit sa Diyos. Walang makasalanang makalapit sa Diyos nang may pagtanggap kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo bilang daluyan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi magkakaroon ng pakikisama
sa atin ang Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kaibigan, huwag kang mag-presume. Huwag kang mag-presume na ang konting pagtulong mo sa pulubi, sa kalye kaninang umaga, huwag kang mag-presume na yun, naka-earn ka na ng merit. Parang feel good ka dahil may punto ka sa langit. Wala yon. Maruming basahan yon sa harapan ng Diyos. Lahat ng katuwiran mo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Huwag kang mag-presume dahil that's a false hope. Wala nang ibang access na ikaw ay tatanggapin sa presensya ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang daluya ng pakikiramay, pinag-isa ng ating Panginoon ang Diyos at tao ng napakalapit, napakatamis. At ito ang dahilan kung bakit ang bawat daing ng kanyang mga tao ay humihipo sa puso ng ating Diyos. The prayer of the righteous avails much. Bawat buntong hininga ay dumadampi sa ating Diyos. Every sigh, every prayer, every burden na ating inilatag sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakakarating sa puso ng ating Diyos. At bawat sakit na ating nararamdaman, bawat trouble na nakakapagpabagabag sa ating puso ay kumagas kung mayroong isang song na tears of God's people are a language that He understands. At sa lahat ng ating paghihirap, siya ay nasasaktan din. Saan yan? Hebrews chapter 2 verse 15. Hindi tayo merong isang tagapamagitan na hindi marunong makiramay sa ating mga karamdaman. Ang ating Panginoon is the very sympathetic mediator and intercessor. Very sympathetic high priest. Kaya huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa kanyang luklukan ng biyaya sa ating panalangin. And again, this is the beauty of the gospel. This is the glory of the gospel. Kahanga-hangang pagsasama ng Diyos at tao. Who would have imagined na ang dalawang magkasalungat na partido ay pinagkaisa, nagkakasundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo? Who would have imagined? Kaya kahanga-hanga at kamangha-mangha at talagang napakamahiwaga ito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Diyos at ang tao ay maging isa sa pamamagitan ni Jesus lamang, ang rebelde at ang soberano. What a wonderful picture, what a beautiful picture. This is the glory of the gospel. Ang rebelde at soberano, isa. Kinanta natin kanina, I am a sinner saved by grace. Gayon nga ang nangyari. Ang rebelde at soberano ay naging isa. Banal, banal, banal na Diyos. Makasalanan, makasalanan, makasalanan na tao, isa sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang ating tagapamagitan tungo sa sukdulang kaluwalhatian magpakailanman. May isang tagapamagitan at isa lamang. Hindi natin kailangan ng dagdag pang tagapamagitan. Kaya kaibigan, sapat na ang pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo para sa makasalanan na tulad mo at tulad ko. Huwag ka nang maghanap ng iba. Si Kristo lamang ang tagapamagitan. Hebrews chapter 2 verse 15. Anong sinasabi po dito? And then let's also read chapter 4. Chapter 4 verse 14 hanggang sa 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal, isa ha, isa, isa. Hindi po dalawa. Huwag kang maghanap ng ibang pangalan. Sila Peter, sila James, sila John, even Mary, mga lingkod ng tagapamagitan na ito.
They are pointing us to this one mediator. Yamang tayong mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag, sapagkat tayo'y merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, na isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. At ang hinihiling at ninanasa ng kaluluwa mo kung naunawaan mo na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, na kay Kristo ito. Lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng nag-iisang tagapamagitan na ito, ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag ka nang maghanap ng iba. Sapat na ang ating Panginoong Hesukristo. At para sa mga kapatiran natin dito sa Salitran Covenant Bible Church, sa ating pag-commemorate ng Lord's Supper ngayon, alalahanin natin the glory and the beauty of the gospel. Makasalanan, makasalanan, makasalanan. Diyos na banal, banal, banal. Likas na magkahiwalay, pero pinagkasundo ng ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong Diyos at tagapamagitan ng Diyos at ng mga makasalanan. Purihin po natin ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa hapong ito. At hinihiling po namin, O aming Panginoon, na tumagos ito sa puso at isipan ng lahat ng inyong mga tao. At nawa po, O aming Panginoon, ang mga makasalanan ay huwag na silang mag-isipan ng iba pang tagapamagitan. Their good works can never mediate. Any other names can never mediate, only Jesus Christ, our Lord and Savior. Buksan nawa ninyo ang kanilang puso at isipan, o aming Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.